Inalis na magkakapera kapag mahilig kang uminom ng kape at ang kape na yan ay mabula o biglaan na lang naging mabula o lumabas sa maraming bula. Alam mo bang ang ibig sabihin lamang yan ay pera po. Kaya nung madami ang bula ng isang kape ay sapagkat binibigyan kang signal o sinyales na ikaw ay magkakapera. Matalas ka namang umiinom ng kape pero biglaan na lang, itong huling inunom mo ay maraming bula at may kakatok sa pintuan mo na magbibigay sa iyo ng isang magandang balita. Maaaring balita na ikaw ay may napanalunan o ikaw ay may promotion o ikaw ay may darating na pera o hindi naman kaya ang matagal mo nang hinihintay na kaperahan ay darating na sa iyong buhay. Kaya naman, pagmasdan mo ang kaping itinitimpla mo, baka marami ng bula ang mga yan, siguradong darating ang pera sa iyo. Isa pang sinyales na magkakapera ka ay kapag may paru-parong pumasok sa tahanan mo. Alam mo bang ang mga paru-paro, ang mga bahay na pinapasukan nila, ay alam nilang merong swerte na mangyayari sa tahanan na to. At ang swerte niyang yan ay mangyayari sa buhay niya sapagkat nararamdaman din ng mga paru-paro ang swerte ito, kaya sila pumasok sa tahanan mo at nagpaikot-ikot. Kung may paru-parong pumasok sa bahay mo, tingnan mo agad ang kulay nito. Kung kulay orange, white o brown, tiyak pera ang ipapasok nito sa tahanan mo. Ang mga panalangin na dosalin ay magaganap at mangyayari sa buhay mo. Magkakaroon ka ng maraming kaperahan at ang kaperahan na yan ay magaganap na sa'yo. Kaya naman, kung nagnanais ka ng pagbabago sa buhay mo, ito na ang simula. Kung ikaw naman ay nakapanaginip ng agila na lumilipad ng matayog, senyalis yan na ang pagtayog ng pangarap mo ay darating na sa buhay mo. Magkakaroon na ng kaganapan ang lahat ng bagay na inaasam at pinapangarap mo. Magkakaroon na ng katuparan ang mga bagay na dati ay pangarap mo lamang. Ang mga ito ay magaganap na sa buhay mo. Ang mga ito ay mangyayari na sa'yo. Kaya naman matuwa ka kung may nakita kang agila na may matayog na lipad. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Ang ibig sabihin niyan, mangyayari na o magaganap na ang matagal mo nang pinapangarap na katuparan ng kahilingan na matagal mo nang inaasam-asam. Ito ay magaganap na sa iyo, ito ay mangyayari na sa iyo, at ito ay matutupad na. Nakapanaginip ka rin ba ng tae? Kapag nakapanaginip ka ng dumi ng tao, abay matuwa ka. Lalo na kung sa panaginip mo ay maraming dumi ng tao ang napanaginipan mo. Isa lang ang ibig sabihin ng dumi ng tao sa panaginip. Ibig sabihin niyan, may sisimulan kang transaksyon na magbibigay sa iyo ng pagbabago ng buhay. Ang transaksyon o negosyo na yan ay magbibigay sa iyo ng malaking kita. At ang malaking kita na yan ay magbibigay sa iyo ng pagbabago pagdating sa aspeto ng pananalapi. Kaya naman matuwa ka na kung ito ang napanaginipan mo dahil sinyales o simula na yan ng pagbabago ng buhay mo. Magkakaroon na ng yaman ang dating hirap ng buhay. Matutupad na ang mga pangarap na dati ay pangarap lamang. Ang inaasahan mong tagumpay o success sa negosyo, success sa trabaho ay mapapasayo. Nararamdaman mo ba na ang pusa mo ay palaging dikit ng dikit sa'yo? Alam mo bang isang senyalis yan na kapag ang pusa ay dikit ng dikit sa'yo, senyalis yan na ikaw ay magkakaroon ng maraming pera. At kapag ikaw ay nagkaroon ng maraming pera, ang alaga mong pusa ang unang maliligayahan sa pangyayaring ito. Nararamdaman kasi nila na ang kanilang amo ay magkakapera
Kaya sila dikit ng dikit dito. Ramdam na ramdam nila ang success na mangyayari sa buhay ng kanilang amo. Kaya naman maligayang maligaya sila sa araw na yun. Kaya sila dumidikit sa amo nila dahil nararamdaman nilang simula na ito ng pagbabago sa buhay mo. Magsisimula ka ng lumaman, magsisimula ka ng magkapera, at magsisimula na ang pagbabago sa buhay mo. Ito'y magaganap sa'yo at talaga namang magugulat ka sa resulta nito. Minsan ba hindi sinasadya ay nakakita ka ng numero 8? Alam mo bang ang madalas mong pagkakakita ng numero 8 ay isang malaking senyales ang ibinibigay nito sa'yo? Ipinapaiwating nito sa'yo kaya nakikita mo ang numero 8 na yan ay sapagkat ikaw ay yayaman, magkakapera o darating na ang matagal mong inaasam na pagbabago sa buhay. Ang pagpasok ng maraming kaparahan ay mangyayari na sa'yo. Kaya mo madalas nakikita ang numero 8. Dahil ang swerte ay mapapasayo na. Ang swerte ay mangyayari na sa iyong buhay. Kaya naman, kapag nakita mo ang numero 8, abay magala ka na. Dahil senyales yan na ang pera ay malapit nang dumating sa buhay mo. Senyales yan na ang pera ay mapapasayo. Isa pang senyales na may darating sa iyong kaparahan ay kapag napanaginipan mo sa iyong panaginip na ikaw ay nagbibilang ng pera. Madalas mo bang napapanaginipan na ikaw ay nagbibilang ng pera? Aba, kaya mo napapanaginipan ang bagay na yan ay sapagkat pinibigyan kang senyales na magaganap na sa buhay mo ang katotohanan na ang pera ay darating at hindi na lamang sa panaginip mangyayari ang bagay ng pagbibilang, kundi pati sa totoong buhay, magbibilang ka na rin ng pera dahil maraming pera ang darating sa iyong buhay na maaaring magpabago ng madalas mong reklamo na wala kang pera. Dahil kapag ito ang napanaginipan mo, ibig sabihin lamang nito, ang pera ang mismong lalapit sa buhay mo. Darating ang swerte, inaasam-asam mo. At syempre kapag ikaw naman ay nakapanaginip ng Golden Buddha at sa panaginip mo, ang Golden Buddha na yan ay naipasok mo sa tahanan mo. Ibig sabihin yun, kaya mo napanaginipan ang Golden Buddha, senyales po yan na ang pera ay papasok na sa tahanan mo. Senyales po yan na ikaw ay magkakapera. Senyales po yan na dadami na ang pera sa'yo at ikaw ay magkakaroon ng kita na malaki na magpapabago sa takbo ng iyong pamumuhay, isang kita na magpapabago sa dami ng takbo ng buhay at ang pangarap mong buhay na pagyaman at maraming blessing ay darating na sa buhay mo. Kaya naman kapag ito ang iyong napanaginipan, abay matuwa ka dahil nalalapit na ang magaganap sa buhay mo ay kaswertihan lamang.